Cause I busy with the others. Ooh, ooh. I put those doors on when you really love me. But those things are really far away. Ooh. You think I'm first time mag-drive ng kapatid ko. I mean na may lisensya. Mas masarap yung meatballs? Yeah. Magandang kumain lang dito sa IKEA. Pag pupunta ka dito, kakain ka lang ganito. Meatballs, fish and chips. Dati ang kinakain natin yung hotdog sa baba. Oo. Hey guys! Welcome back to my channel, Nazi here, or welcome back. So ayan, andito tayo for another haul. So IKEA naman siya, mga pangbahay na gamit lang. And yeah, ang na-spend ko lang, total spending is £50 guys sa lahat-lahat na ito. So super great price range naman sa IKEA. So kung naghahanap kayo, like bagong lipat kayo or bagong bukas ng restaurant. So yan, I would recommend IKEA. And super affordable talaga siya, guys. So, walang patumpik-tumpik pa. Mag-start na tayo. And yan. Bibilisan ko na lang ito para hindi tayo mag-haul sa oras, guys. So, yan. Umpisahan natin dito. And ilalagay ko na lang yung mga prices dito since hindi ko kabisado. But I have the receipt. Nandito siya sa loob. So, ito siya. Caution ng upuan. Kasi kailangan ko to dun sa isang dining chair. Dining chair, akala mo. Sosyalin, ganun. Pero since luma na kasi yung parang pinakaupuan noon, so yan, kasi nagre-rent nga lang kami dito, so ayoko namang i-dispose yung upuan nila, diba? So yan, gawan na lang natin ng paraan, and super malambot siya, guys. And mura lang to, £4.50. Kung maaalala ko naman, I will mention the price, but if not, ilalagay ko na lang dito. So yan, £4.50 siya, guys. And eto, is pwede nyo siyang ganyanin para ipasok doon sa may space nung upuan para hindi siya gumagalaw or hindi nagmo-move. So yan, this is in color parang ano, navy blue na may stripe. And meron akong pinili na dalawang pillow. So yan, 50 by 50 centimeter. So dalawa siya na duck feather, £4 each or £4.50. So yan, dalawa siya kasi ayoko nang manipis na unan. So dalawa talaga, sasama ko siya para medyo mataas. Kasi pag duck feather, madali siyang, alam nyo yun, paano ba explain? Ang hirap talaga mag-explain na pag nag-vlog. Basta numinipis siyang ganun, but then pagkatapos mo namang, pag tumayo ka na, babalik siya sa original shape niya. So, diba? Super handy pa na bilhin sa kanila, guys. Kasi ganyan, hindi ba yung malaki na ang hirap bitbitin. So, nagkasya lang siya dito sa isang malaking bag nila. So, lipat tayo dito sa phone, guys. Pasensya na kasi na lobat yung aking gamit na camera na DJI Osmo Pocket. So, continue tayo, guys. Ayan, ito is yung pinakamalaki na nabili ko yata. Pero, ang cute niya, guys. Oh, iron board for £4.
Oh, di ba? Super handy. So, kung maglilipat kami ng mga gamit, hindi ako mahihirapang magbit-bit ng kung ano-ano. Kasi yun yung gusto ko ba na hindi siya mahirap dalhin and it wouldn't take that much space dito sa tirahan namin. So, di ba? Ang ganda niya, guys. Oh, nakita ko siya actually na nasa trolley ng isang customer. Tapos sabi ko sa kapatid ko, saan kaya yung mahahanap? Tapos, imposible naman na nalagpasan natin. Ganon. So, habang naglalakad kami, guys, nakita ko siya. And yan. Kumuha na ako. So, itry natin buksan, guys. And tignan natin kung paano yung itsura niya. Pag, iyaano. Kasi, pagagamitin ko to, siguro sa, ano lang, sa bed. So, pwede niyo rin siyang ihang, guys. Meron din siya nito. Yan. So, ang cute ng paa niya, di ba? Oh, ayun. Tada. Pwede niya rin maging table pagkakain kayo sa bed. Parang yung hospital, ano, tray. Ganon. Basta ang cute niya, guys. Oh, so, yan. Kasi pag namamalansya ako ngayon, dito lang ako sa may bed. Pero napansin ko kasi na yung quilt sa loob, nasusunog siya. So, yan. Kailangan ko talaga ng ironing board. And kasi yung nabili ko rin na steaming, alam niyo yung maliit lang, ipapakita ko na lang dito. Hindi siya gumagana and hindi siya ganun ka-consistent pag nag-iron din. Hindi siya nakakatanggal ng creases. So, I really love this. Bye! Ang cute niya lang talaga. Gustong-gusto ko siya, guys. And nung dinayin pala, dumaan kami ng test ko, hindi ko pala siya natanggal. So, yan yung mga, kung ano-ano ko lang. So, ito, nakabili rin ako ng mga storage bags. Kasi mga nabibili ko, guys, mahilig din kasi akong mag-shopping kahit walang pera kasi mahilig tumingin ng sale, ganun. So, yan, ilalagay ko na lang siguro sa dito since walang masyadong space sa cabinet. So, gagawin ko na lang ng paraan para hindi maalipabukan yung mga damit na nabibili. So, yan, or pag mag-tatanggal kayo, halimbawa, summer na. So, kung gusto ninyo, itago mo na yung mga winter clothes, pwede siya dito, guys. Ayan. O, diba? So, ganito yung size niya. 2 pounds 87. So, bumili na ako ng dalawa. Dalawa, same color. So, after naman ng haul na to, mag-aayos ako ng mga gamit dito na yung mga pwedeng ilagay lang, itago dyan, at saka yung, alam niyo yun, easy go na isusuot, mga ganan, para madaling, alam niyo, hugutin na lang dyan sa cabinet. And more storage boxes, eto siya, for 4 pounds 50. Ang mura din nito. Basta ang mumura, guys. Ang gandang mamili pag nasa IKEA ka, mapapa... ganon. Pero minsan, kulang sa budget. Kaya kung ano lang yung kaya ng budget pag pumunta kami doon, yun lang. Eto naman na storage na to, i-assemble mo siya. Pero madali lang, actually. So, i-assemble ko muna. So, may kasama siyang ganito na ilalagay sa kung saan man. Ayun, madali lang pala. And then, dalawa yung ganito. Insert mo lang dito sa may butas dito. Both sides. So, yan. Ganito naman yung shape niya. And gusto ko siya kasi may sala. Mayroon siyang zipper. And sa loob, mayroon siyang parang cover din. Ganyan, cardboard. So, ilagay niya sa gilid para para mabuti yung structure ng storage box natin. So, yan siya sa loob. And, pag maglilipat din kayo, guys, alam niyo, maganda itong mga gamit na to pag you're looking forward to, ano yung mag-move kayo or pag nagre-rent lang kasi kayo, ganyan. So, eto, meron siyang hawakan dito. Meron siyang handle dyan na madaling bit-bitin. Like, for example, gusto niyo ilagay dito ang sapatos niyo or mga jacket, pwede. I-store nyo na lang dito sa loob ng bahay. Then, pag mag-move kayo, hindi nyo na kailangan tanggalin dito. Ganyan na lang, bit-bitin nyo na lang. So, I think I need to buy more of this kasi dalawa lang yung nabili ko. Ayan, so I think I need 2 more or 3. Ganyan. And gusto ko yung gray kasi, alam nyo yun, hindi siya madaling madumihan. And parang neutral color lang din kung anong kulay ng bahay, paint ng bahay, ganun. Babagay siya kung saan man. Arte, no? So, ito, bumili rin ako ng shower curtain na ganito yung print niya for 3 pounds 50. Ayan, ganito kasi yung gamit ng kapatid ko. And then, hindi ko to actually nakita. Yung kapatid ko yung nakakita. Tapos sabi niya, kailangan mo ba ng shower curtain? Kasi since luma na rin yung shower curtain ko, parang 2 years na siya. I know, right? Sobrang luma na. So, kailangan ko ng replacement. And yun. Ayan.
and more photo frame. Kasi kailangan ko pa ng photo frame. Last time, bumili ako ng mga photo frame from Poundland. I will link it up here. So, yan siya. Ito naman ay 75p each. Yan. Merong dalawa na ganitong size from Poundland. Pero, ano kasi, isang kulay lang sa Poundland. Parang black yata yung nabili ko last time. So, para maiba naman, white naman yung edges niya. Super love it. And, bumili na tayo ng look glass. Clear glass siya na pwede pang coffee, guys. Binili ko to for, ano, coffee, ganyan. Kung halimbawa, mocha, ganun, cappuccino. Para naman, minsan, nakikita yung color ng coffee nyo, yung hot drinks ninyo. Ang cute lang niya. May mas malaki pa dito for 1 pound. 1 pound lang din. This is 1 pound each also. So, yan. Tsaka good quality. O, kahit pag cheers, ganun, parang hindi siya madaling mabasag. Not unless sasadyain yung basagin, di ba? So, yan. Dalawa lang talaga yung kinuha ko. And hindi ako kumukuha ng like 6 na ganito or something. Kasi we're just a small family. Tsaka sa paglilipat, mahirap magbitbit. Like nung mga ibang gamit dito, pag nagtatanggal nga ako, is nilalagay ko siya sa box. And then sinesend sa Pinas. So here, meron tayong log. Katarili lang the color. Ayan, pwede na siyang patakit ng mukha ko. Di ba? Napaka-colorful. Ang ganda niya. So ayan, gusto ko yung malaki nito para sana ilalagay ko dito parang vlogging area ko. Pero hindi kasi kasya sa sasakyan ng kapatid ko. Medyo mahaba yung ano, tapos mahihirapan siyang i-fold yung sasakyan. Basta, ayan, basta bibili ako ng mas malaki-laki nito. Ito is parang sa door, ano lang, door carpet. So ilalagay natin dun mamaya sa labas. So ilalagay natin sa labas mamaya. And ito siya, one more. Ayan, gustong-gusto kong bumili ng ganito. Meron silang more ano, ganito. Mas fluffy siya, pero mas mahal, 25 pounds. And I only bought this for 7 pounds, guys. Meron silang ganito sa Primark noon na 15 pounds yata. Oo, 15 pounds, kasi may nakita ko ng 10 pounds, mas maliit. Like yun, yung ginagamit kong yun. Yun naman is binili ko from Shein for 6 pounds. Pero maliit lang, parang half lang siya nito. So, super worth it for 7 pounds. Ayan siya, cream color. And meron din silang gray nito. Really, really love it, guys. And pag makikita niyo yung mga ibang customer din sa trolley-trolley nila, parang halos pare-pareho din ng laman. Ayan, meron silang ganito. Tapos yung carpet na yellow kasi super, super affordable. Ayan lang yung mga nabili natin, guys. And hindi ko pa alam kung saan ko to gagamitin. Pero ang ganda niya, parang pang detail-detail or pang statement pag nag-vlog kayo. Like, pag, basta yung mga tiny pieces na kailangan nyo lang i-zoom and kailangan i-focus. Ang ganda dito. So, yan lang ang laman ng napakalaking bag na to, guys. Pwede kayong sumuot dito. So, yeah. Thank you so much for watching. And kung nandito kayo sa UK, guys, you better explore IKEA too. I know marami dito taga UK din na mga friends natin dyan. And for sure, alam nyo na itong mga murang bilihin, IKEA, Primark, Poundland. Ayan, mostly mga haul ko. So, I hope to see you in the next vlog, guys. Bye!